And then, eh, ano natin siya. Kakulo natin yung bagas siya. Sige, guys. Kailangan natin siyang slice ng ganito. Habang kumukulo yung ating tubig, ay ilagay natin yung ating half spoon salt, kunting kamon. So guys, kulo na siya. Sunod natin ilagay yung ating tawag dito, ito yung ating kousa, zucchini. So guys, ganun lang po. Then, pag lumambot na siya, iset aside natin siya. Kunting kulo lang, atin na siyang tawag dito, atin na siyang ahonin pag kumulo na siya. So guys, balikan natin yung ating, ayon. I think okay na ito. Ahonin para ayan. So, iset aside lang muna natin siya. So guys, habang siniset aside natin siya, gumagawa tayo ng ating giniling na bakting mantika. Lagay natin yung ating onions. Isunod natin yung ating garlic. Then, ilagay natin yung ating giniling na baka. Ito siya, guys. Ayan. After this, guys, lagyan natin siya ng salt and pepper to taste. At iset aside na rin natin. Of course, lalagyan natin siya ng asin. Okay? At saka lalagyan natin siya ng black powdered pepper. So, takpan natin siya. So, umpisahan natin yung ating bechamel. Okay. Ito ay luto na. So guys, set aside na natin siya. Luto na. Ayan. Mag-umpisa na naman tayo sa ating uurong ako. Of course, ito po yung ating bechamel. 1/4 cup of oil. So guys, ito na yung ating bechamel. Naglagay tayo ng ating cornstarch. Or pwede rin tayo ng tawag dito, pwede rin ang ating harina pag wala kayong cornstarch para sa ating bechamel. Haluin natin siya ng haluin para po hindi siya magbuo-buo. Ayan. Hanggang sa kumulo siya. Ayan guys. Of course, lalagyan natin siya ng asin at saka paminta. Pamintang durog. Ito yung asin natin. So guys, sikapin natin na hindi siya magbuo-buo. Lagyan na rin natin siya ng pamintang durog. So guys, ganun lang kadali yung ating bechamel. Muna natin siyang iset aside kasi pero before that, kailangan natin painitin yung oven natin. Ganito. Kailangan natin
natin maglagay ng konti para dito. So guys, ganito po ang itsura ng ating bechamel. Ayan. Ayan guys. Need natin na ganito ang itsura. And then yung ating kousa zucchini. Ayan. Kailangan natin siyang ma-arrange na ganyan para sa masarap na panglasa. So guys, ganito lang po kadali yung ating tawag dito. Zucchini kousa. Ayan. So guys, sure ako na masarap ito. Ayan. Okay. So ngayon guys, kailangan nating maglagay uli ng tawag dito. Ayan. Ayan. And then, ayan. So, then, maglagay na rin tayo ng ating giniling. Giniling natin, marami yon sapagkat kalahati yung ginawa ko. Pero isa set aside ko yung iba. Yan, itat natin yung ating giniling. Ganun guys. Well, sana mag-enjoy kayo po at abangan nyo po ang ang cooking ko. Marami po tayong putahin na alam. At mag-comment down below lang po kayo. Kung may mga katanungan kayo, nababasa ko lahat ng ninyo. So, ganito po. Yan. So, natatakpan siya ng ng giniling. Uulitin natin uli yung file. Ayan. Uulitin natin yung file ng ating zucchini. So, ganito lang kadali, guys. Paano tayo gagawa ng ating kousa beshammel? So, nasisigurado ko na masarap po ito talaga. Kung may mga katanungan po kayo tungkol sa ating pagluluto, comment down below lang po sa aking YouTube channel. At masasagot ko po kayo doon pa isa-isa. Ayan. So guys, I think yung kousa ko is enough, sobra. Kaya sayang naman kung itapon, kaya ipangluto ko na lang siya dyan. Ayan. Then, siguro dito. Okay. Ayan. So, okay na guys. Itap naman natin yung ating bechamel. So, ganito lang yung pagtap ng ating bechamel.
bechamel, kailangan niyang matabunan ng bechamel. Kailangan natin siyang ilapag. Ganun. Ayan guys. So, breadcrumbs. So guys, ang dahil lang po ng ating kousa. Kailangan natin siyang ganyan. Ito ay breadcrumbs. Lagay natin sa taas para po sa kulay niya. Ayan. Ayan guys, ang ating breadcrumbs. Na guys, ilagay na natin siya sa oven. So, getting ready na. Mainit yung oven natin. Kaya, ilagay na natin siya sa oven. So, buksan natin yung ating oven. At nang matapos na tayo. Sige. Guys, ilalagay ko na siya sa oven. Sarang, ito na po yung ating kousa. So, balikan natin siya mamaya while guys, naluto na yung ating kousa bechamel. So kailangan natin siyang hiwain na. So wait lang guys, papakita ko sa inyo. So guys, kailangan ko siyang hatiin. Para makuha natin ang ating tawag dito. Ating kousa bechamel. So, yummy yummy. Ayan guys.